Totoo nga ba ang mga anghel? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang katotohanan tungkol sa mga anghel, ang kanilang anyo, at ang mga antas ng kapangyarihan. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Maraming ulit na nabanggit ang mga anghel sa Biblia, sa Genesis 16 verse 7. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon, sa tabi ng isang bukal na nasa daang patungo sa Shur. Sa Genesis 22 verse 11, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kaniyang sinabi, narito ako. Ano nga ba ang mga anghel? Ang mga anghel ang sinasabing tapat na tagasunod ng Diyos. Sila ang nagsisilbing tagapagtupad ng mga kautusan ng langit. May iba't ibang order o antas ng mga anghel at tinatawag na angelic choirs. May tatlong pangunahing uri ng anghel. Ang unang uri ay nabibilang sa first sphere. Ang mga anghel na ito ay direktang nakakahalubilo ng Diyos. Dito makikita ang mga serapim na may anim na pakpak. Sa Christianity, sila ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga anghel. Nasa first sphere din ang mga cherubim o mga kerubin na nilikha upang magbantay sa tarangkahan ng Hardin ng Eden. Sinasabing sila ay nagtataglay ng mukha ng tao, baka, leon at agila. Mayroon silang apat na pakpak na may mga mata. Pinaniniwalaan na si Lucifer o si Satanas ay isang fallen cherubs. Sa popular din na interpretasyon, ang mga cherubs daw o mga kerubin ay inilarawan bilang mga batang anghel. Kabilang din sa first sphere ang mga thrones. Tinatawag din ang mga anghel na ito na thrones dahil literal silang tagabuhat ng trono o luklukan ng Diyos. Sila ay inilalarawan bilang mga gulong ng trono o chariot ng Diyos. Ang pangalawang uri ng mga anghel ay nasa second sphere. Ang mga anghel na ito ang siyang namumuno sa daigdig. Nasa second sphere ang mga dominions o tinatawag ding lordship. Sila ang may mukha ng tao na may mababalahibong mga pakpak. Tungkulin nila na pamunuan ang mga lesser angels. Nasa second sphere din ang mga virtues. Sila ang nagdidikta sa atin ng mga kaisipan at kaalaman. Ang power of authorities naman ang mga warrior angels na nakikipaglaban sa demonyo. Sila ay inilarawan bilang mga sundalo na nakasuot ng mga uniforme at may hawak na espada. Sila ang pinakaloyal sa lahat ng mga anghel at pinaniniwalaan na sila ang namamahala sa buong universe. Ang pangatlong uri ng mga anghel ay nasa third sphere. Ang mga anghel na ito ay nakikinig sa ating mga panalangin. Sila ay nagsisilbing mga gabay, mensahero at mga tagapagligtas. Nabibilang sa third sphere ang principalities of rulers. Tungkulin ng principalities of rulers na protektahan ng isang grupo, bansa at organisasyon at simbahan sa daigdig. Ang mga archangels naman ang tinuturing na chief angels. Tanging si Archangel Michael lamang ang nabanggit sa Biblia. Sa Judaism o sinaunang paniniwala sa transcendent God na siyang nagpakita kay Abraham at Moses ay mayroon daw pitong uri ng archangels. Ang pinakahuli ay ang mga anghel. Sila ang tagapaghatid ng mga mensahe at gumaganap sa iba pang tungkuli na iniatang sa kaniya ng mga nakatataas. Kabilang dito ang tinatawag nating guardian angels. Subalit alam mo ba kung gaano karami ang anghel ng Diyos? Sinasabing bago pa ang panahon ng paglikha
at paglalang ng Diyos sa tao ay mayroon ng hundreds of millions of angelic sons. Kaya naman, gaano man kahirap at kasalimuot ang ating pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay, lagi lamang nating tandaan na tayo'y manalangin at magtiwala sa Diyos. Naniniwala ka ba sa mga anghel o guardian angel? Dahil baka may nais na itong ipabatid sa inyo, subalit hindi mo lamang nauunawaan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin ang mga palatandaan, senyales o sign na nasa inyong bahay o nasa paligid mo lamang ang iyong guardian angel. Ang mga anghel ay nasa kahit saan. Parati silang nakasubaybay sa atin. At sa bawat isa sa atin ay may mga naka-assign na guardian angel. Parati silang nariyan upang tayo ay assist, gabayan at alagaan at alalayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nangangahulugan lamang na maaaring nasa loob na rin sila ng ating mga tahanan. At maaaring sa maraming pagkakataon ay nagpapahiwatig na sila ay nariyan lamang, subalit hindi natin pinapansin. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin ang siyam na senyales o sign na nagpapahiwatig na pala na ang iyong guardian angel ay nariyan lamang. Number 1. Kung makakita ka ng balahibo ng ibon sa inyong bahay o sa inyong silid na imposible namang mangyari sapagkat wala namang ibon sa paligid o nakasarado naman ang mga bintana o pintuan. Ito ay isang patunay o senyales na ang iyong guardian angel ay nariyan lamang at nakaalalay sa iyo at nagaantay lamang ng iyong pagtawag o paghingi ng gabay. Number 2. Kapag makakita ka ng barya. Ang pagkakakita natin ng mga barya ay madalas na ring nagaganap sa atin. Subalit, sa ilang pagkakataon ay marapat na bigyan mo ng pansin ang mga detalye nito. Ano ba ang date na nakasulat sa barya? May koneksyon ba ito o kaugnayan sa iyo? Sa iyong iniisip o mga ginagawa bago mo makita ang baryang ito. Sapagkat sa mga palatandaan na maaaring nasa barya o coins na napulot mo, ay naroon din ang kasagutan na hinahanap mo. Number 3. Spiritual chill. Malaki ang possibility o posibilidad na kung mayroong presensya ng anghel sa inyong paligid o sa inyong silid, ay maaari kang makadama ng spiritual chill o animoy kinikilabutan. Ito ay sapagkat ang mga anghel ay mga nilalang na mayroong mataas na frequency at sa oras na sila nga ay nasa same space mo o malapit sa iyo, ay posibleng magbago rin ang enerhiya ng paligid. Sapagkat ang mga anghel ay energizing, kaya maaaring kinikilabutan ka, subalit hindi dahil sa takot. Number 4. Mayroong umuugong na tunog sa inyong tenga. Kung wala ka namang problema sa pandinig o medical condition at makaranas ka na parang may kung anong tunog o sound ng iyong naririnig, subalit hindi mo ito maunawaan, ito ay maaaring ang iyong guardian angel na. Kung magkataong maranasan mo ito, maaaring ikaw ay nakatune in sa divine tune ng mga anghel o ng iyong guardian angel. Pinaniniwalaang ito ay animoy nagri-ring o umuugong sa tenga sapagkat ito ay maaaring ang mensahe ng iyong guardian angel na hindi mo pa marapat na marinig. Ito di umano ang pamamaraan ng mga anghel upang ilagak sa iyong isipan o i-download sa iyong isipan ang mga kaalaman at mensahe at hanggang ang iyong kamalayan at ang iyong consciousness ang mag-translate nito sa iyo sa tamang oras. Number 5.
Panglima naman ay ang pakiramdam na ikaw ay komportable at kalmado, na ani mo'y mayroong nakaalalay sa iyo at nagagalak ang iyong espiritu. Ang kanilang presensya ay maaaring magdulot sa iyo ng positibong enerhiya at confidence. Kaya naman sa oras na maramdaman mo na medyo umiinit ang temperatura sa paligid na maaaring nagdudulot ng kaligayahan at kaluwalhatian sa iyo, maaaring ang iyong guardian angel ay nasa paligid lamang. Number 6. Awit ng anghel. Kung sakali namang makarinig ka ng mga musika o himig na out of this world ang tunog at makapanindig balahibo, ito ay maaaring pamamaraan ng iyong guardian angel upang ipabatid ang kanyang presensya. Number 7. Kung sakali naman na makaramdam kayo ng excitement o kaba nang walang ano-ano o walang dahilan, kung mangyari man ito, ay maaaring pahiwatig na nasa paligid lamang ang iyong guardian angel at nagkoconnect ang presensya nito sa iyong solar plexus chakra. Makatutulong ito upang makapag-isip ka ng tama at maging wais sa mga pipiliing desisyon. Number 8. Halimuyak. Kung sakaling makalanghap kayo ng matamis na halimuyak na hindi mo naman batid kung saan nanggagaling o nagmumula, ito ay isa ring maaaring pamamaraan ng iyong guardian angel upang ipabatid sa iyo ang kaniyang presensya. At ang panghuli ay kung makaramdam ka na hindi ka nag-iisa sa iyong silid. Pakiramdam na hindi ka naman kinakabahan o kinikilabutan, kundi pawang comforting feeling. Hindi rin nakadarama ng takot, kaba, kundi peace of mind at kaginhawahan. Ito ay isang senyalis rin na nasa paligid lamang ang iyong guardian angel. At iyan ang siyam na senyalis na maaari mong ikonsidera upang malaman kung nasa tabi mo lamang o nasa inyong tahanan ang iyong guardian angel. Kailangan lamang na maging mapag-obserba at parating magtiwala sa may kapal, anuman ang pinagdadaanang suliranin o problema sa buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong